Mabuhay at maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. At syempre, alam na po naman natin lahat na tayo ay nakatira sa Mega Manila or Metro Manila or karatig lugar na tayo ay nasa Modified Enhanced Community Quarantine na naman. From GCQ, binidik tayo doon. At marami na namang bawal. Wala na namang public transport. Kumbaga, limitado na naman ang movements. Actually, plano nga na parang 80 to 90% no movement at all. Pero yun nga, dahil na rin yan sa pakiusap ng mga frontliner, mga medical frontliner, na yun nga, sa sobrang dami ng mga pasyente na may sakit na COVID-19, kumbaga, napapagod na sila, hindi na nila kinakaya. Yung kumbaga, buhos nga, nakita nyo naman, na, Diyos ko, para tayong sabi nga, di ba, kinabog pa yung mga ibang YouTuber dahil ang bilis daw maging, silver play button agad-agad, dala ko 100 COVID ng araw agad-agad. So yun, di ba, nag-trending yun sa Twitter. Akala ko nga kung ano yun, nung pala yun na 100,000 plus na ngayon. So nakakalungkot. But anyway, eto si Angel Oxin tsaka si Vice Ganda, nagpakita ng support. Actually, si Angel Oxin, somehow parang nag-apologize siya. Di ba, naalala nyo yung pagrarally nila nun sa ABS-CBN. Tapos maraming nagsasabi doon, di ba kinatatakot kumalat ang COVID, mahawaan, blah, 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 dumami ang may sakit. Ito nga ano, ito ang kanyang pinost sa kanyang Instagram story kanina lang. Sabi ni Angel Loxin, patawad kong minsan ay pasaway, ngunit nais si parating, kakampi nyo kami, health workers. Magdodobli ingat para makagaan sa pasanin kahit paano. Huwag sanang panghinaan ang inyong loob, mahal namin kayo. Nakasuporta kami sa inyo, kailangan namin kayo, kayong mga bayani sa gyerang ito. Maraming salamat sa sakripisyo para sa amin. So yun ang ano ni Angel Loxin. Pero itong next na parang another post niya ay ganito naman. Nung una, obvious na ano, ang gobyerno na ang medyo kinokontra ni Angel dito. Nung una, UP ang kalaban. Ngayon naman, health workers. Pagsuporta ang kailangan, hindi pagsinda. COVID po ang kailangan, COVID po ang kalaban, hindi ang mamamayan. Kasi parang, again, may nasabi yata si President Duterte ba na ayoko nang talakayin kasi ang politics. But anyway, yun na nga. Parang, syempre, kinontra ni Angel yung parang feeling niya sinindak ng gobyerno ang mga health workers. Kasi lumabas yung mga term na revolusyon eh. Which is, parang at this point, maiisip mo pa ba yun sa panahon ngayon sa dami ng ano problema ng mundo at ng Pilipinas? But anyway, ito naman si Vice Ganda naman, kumbaga, nagparamdam din, nagpakita ng support, like, more love, more appreciation, more respect. Yan ang deserve ng mga frontliners ngayon, bukod sa mas mataas na kompensasyon at benepisyo. Maraming salamat sa mga frontliners na nasa medical field. Di ko man matanggal ang mga pagod at hirap nyo, pumapasalamatan ko man lang kayo, iba ang sakripisyo nyo. Mula sa puso ko, gusto kong sabihin, God bless you at mabuhay kayo. So, yan. Actually, marami pang mga artista din na nagparamdam naman ng ano ng kanilang suporta, pero hindi, kaya lang nga medyo may mga kumu-question nga bakit parang hindi yata lahat ng artista ngayon very vocal sa paglalabas ng opinion nila tungkol dito. Kumbaga, nung nawala sa anti-terror bill, ang dami-dami nilang naglabas ng kanilang mga emosyon, 'di ba? Ng galit, tapos yun sa pagsasarangan ng ABS-CBN, naglabas din sila ng mga opinion nila. Tapos ngayon daw, itong sa medical frontliners, so parang sabi ng iba, dapat mas matindi yung support na binibigay ng mga artista. Sana, kasi nga naman, di ba, mas delikado ang buhay pag ang mga medical frontliners na ang sumuko at mapagod. So, yan lang dalawa sa mga issue ngayon na ako binasa ko lang, nakita ko lang. Kasi gusto ko lang malaman, gusto ko maipaalam nga na si Angel, ayun pa rin, she's still kumbaga, nagbabantay pa rin siya sa mga nangyayari sa paligid. Hindi naman siya totally na nahimik. Diba sabi nga, marami nagpapatahimik sa kanya. Tumahimik ka na Angel kasi nga baka dumadami ang kalaban mo. So, although wala mo ng mga rally-rally, wala mo ng noise barrage sa ABS, pero at least, ayan, nagpaparamdam, nagpapakita pa rin siya ng support talaga sa mga tao na dapat suportahan. Ayun, so okay na yan na. Ito naman na, isang issue lang to na parang
gusto kong talakayin kasi pakiusap din to ng ano eh, ng eto naman side ito na, I'm sure kilala niyo naman si Matt Evans, 'di ba? Si Matt Evans yung hinuli nung kamakailan last Friday, tas nakulong since Monday ngayon, hindi ko sure kung nakapag-bail agad siya, no? So mukhang today pa lang, or kung hindi siya kapag-bail ngayon, kasi nga 'di ba ganto 'yan eh, pag weekend ta na huli, Friday, 'di ba? Hinuli, tinimingan nga na Friday na huli ka, walang pasok Saturday, Sunday. So automatic na parang baka Monday ka pa makapag-bail. So talagang makukulong ka ng Friday ng gabi, Saturday ng gabi, Sunday ng gabi, tapos Monday. Sana makakapag-bail. Wala akong balita. Pero kanina kasi tumawag yung isa sa mga nag-aalaga kay Matt Evans para ipagtanggol naman yung alaga niya tungkol sa mga balibalita. Kasi sabi niya nga, lumabas daw kasi na tungkol sa parang ano yung anti-violence against women and children, yung kaso kung bakit nakulong si Matt Evans, yun pa rin yung kaso. Ang pinipilit nga ng kampo ni Matt, hindi daw yun yung kaso. Kasi nga, natapos na raw yun, na-dismiss daw yung case na yun noong 2012 pa. Ito daw, panibagong kaso na naman, ang na-file nung ex-partner ni Matt, tungkol naman daw ito sa sustento. Pero ang sabi ng kampo ni Matt, nagtataka sila kung bakit daw niwala man lang silang natanggap na subpoena, kumbaga warrant of arrest daw agad. So yun ang kinakagulat nila. Kaya sila, siguro hindi sila ready, hindi sila kapaghanda. Yun ang sabi ha, ito side to ng kampo ni Matt Evans na tinawag sa akin at nag-explain nga tungkol doon. Tapos yun nga, sabi, eto ha, ayon sa isang malapit kay Matt, ang kaso raw na yun ay na-dismiss na noon pang 2012. At ang humawak nga raw ng kaso na yun ay law firm ni Attorney Georgie Alonso na abogado rin ni Catriona Gray ngayon. Kaya gulat na gulat daw ang kampo ni Matt sa naglabas ang kwento na tungkol doon ang kaso. Kaya siya nakulong nitong nakarang weekend. Nilinaw nila na tungkol sa child support ang isinampang kaso ng ex-partner ni Matt sa kanya. Humihingi ito ng support ang financial sa aktor. Tapos nagtataka lang daw ang kampo ni Matt dahil biglang-bigla ay nagkaroon ng warrant of arrest samantalang niwala raw silang natanggap na subpoena. At mukhang planado raw talaga dahil itinakon na weekend ang pag-aresto kaya siya nakulong ng ilang araw rin. Anyway, may mga kwento pa na di umano ay nagbigay naman daw noon si Matt ng pera para sa pag-aaral ng bata. Kaya nagtataka raw ito kung bakit may mga ganitong akusasyon na naman ngayon. Ito sabi ng kampo ni Matt na parang yung binigay niya na para sa edukasyon ng bata, eh parang ginamit lang yata sa paglipat sa kondo. Yun ang kwento, ha? Kwento ng kampo. Kung sino man yung source ko na malapit kay Matt, eh syempre hindi ko naman papangalanan. Basta eto side lang to, gustong linawin lang ng kampo ni Matt Evans itong tungkol dito. So, katingnan mo, ang mga issue natin ngayon, eh, naku, kahit nga ayaw natin pag-usapan talaga yung mga hardcore, hard-hitting na kwento ng mga news. Eh wala eh, na-involve talaga ang mga artista. Yan si Angel, Angel talagang parang karugtong na ng buhay niya ang politics eh. Tapos eto naman, si Matt, wala eh, nahuli talaga. So, ayun. At sana lang, ako talaga, ang palagi, sana laging mabigyan ng justice ang mga tao na talagang kailangan mabigyan ng justice. Kung sino man ang nangangailangan, kung sino ang totoong agrabyado, sana sa kanya maibigay ang justice. Hindi ito yung parang porket may pera ka, or porket sikat ka, or porket may kapit ka, or porket ganito ka, marami kang pera, so magagawa mo lahat yan. Kumbaga magagawa mong lampasan, lusutan ang kung ano mang problema or kung ano mang atraso na ginawa mo. So ako talaga, ang pakiusap ko lang, at lagi ko rin dinadasal, promise, na sana kung sino talaga yung mga taong nangangailangan ng hustisya, yun ang may bigay sa kanila. Mabigyan sila ng justice. Kasi talagang sa panahon ngayon, hindi na natin alam kung anong mga uunahin natin. Hindi na natin alam kung paano ba tayo kukilos. Kasi sa totoo lang, umiikot na ang mundo natin sa loob lang ng kwarto natin. Kasi sa social media, ang nakakausap natin araw-araw bukod sa pamilya natin ay parang ganito nga, internet, screen, kumbaga screen ng laptop, screen ng cellphone, screen ng iPad, lahat eh, yun na lang ang ano natin. So, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo magiging ganun. Kaya sana lang talaga, huwag nang dumami. Kumbaga ako talaga, makinig na tayo.
ang dami rin kasing makukulit na Pilipino. Okay, babalik ko lang ulit yung problema natin sa COVID. Sana naman makinig tayo kung ano yung kailangan talagang dapat gawin. Magstay tayo sa bahay, magstay lang tayo. Just me, ako nagiging emotional na ako kasi talagang, my God, since March pa tayo ganito. March, April, May, June, July, August, 5 buwan na tayong ganito. Hindi na natin alam kung saan tayo papupunta, kung saan tayo patungo. Talagang mabigat na to. Lalo ngayon, umamin na ang gobyerno, wala nang pang-ayuda. Kumbaga, ang mga tao, hindi na sila makakalabas, hindi nga siguro makakabili ng pagkain, wala silang mapapasukang trabaho, dahil syempre, wala na namang public transport for 15 days. So, ano na mangyayari sa buhay ng mga Pilipino, diba? So, sana lang talaga makinig, bukod sa talagang ipagdasal natin na matigil na itong COVID, matuto tayong sumunod talaga. Ang simple lang po ng mga dapat nating sundin, mag-fail, huwag tayong lumabas ng bahay kung hindi kailangan. Mag-face mask po tayo, kahit nga sa bahay dapat naka-face mask tayo kahit papano, 'di ba? Mag-physical distancing tayo. Importante po 'yon. Maghugas tayo lagi ng kamay, maligo tayo every time na lalabas tayo, lalo tayo pauwi natin ng bahay, sa labas pa lang maglinis na tayo para hindi natin madala yung coronavirus na yan sa loob ng bahay para maging safe, ligtas ang mga mahal natin sa buhay. So, yun po muna ha. Ito, medyo nang hina ako sa topic natin ngayon kasi from medical frontliners at tayo sa kaso ng pagkakulong and then ito nga ulit po. So, yun na muna for now. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa aking YouTube channel at sana ay lagi niyo akong suportahan sa aking mga ginagawa at hayaan niyo, lalo ko pang pagbubutiin ang pagbibigay sa inyo ng balita. Although minsan, syempre, napapagod din ako. I need to rest. Kailangan ko rin magpahinga at sa mga nanlalait dyan, okay, gawin niyo at sabihin niyo na lahat ng gusto niyong sabihin. Pero again, delete pa rin ang ibibigay ko sa inyo. So, yun na muna for now. Maraming salamat and see you soon. Bye-bye!